Shirinami, and welcome back to Quickie by Shirinami. And for today's podcast, kasama ko ngayon si Dane and Miss Audrey. Ayan, kaway-kaway na mga isang mga fans niya. Hey! Ang gaganda nila. Kayo ay mga alter content creator. Yes. Kailan ka nag-start, Dane? Last year, July 2021. Mm-hmm. And ikaw? I started last December 2020. So, mga bago pa. Yeah. So, ano, ikaw, Miss Audrey, kailan, I mean, nung nag-start ka sa, as an alter, paano mo siya nalaman? Parang, naano mo lang siya sa Twitter? Actually, nag-start siya, 2018 pa lang. Parang, 2018 pa lang? Oh, 2018 pa lang. Alam ko na yung alter community, pero, hindi pa ako ganun ka knowledgeable about alter. Mm-hmm. Yeah. And then ayun, sabi ko, naisip ko na lang bigla na lang akong bigla ka na lang gumawa ng content? No, I mean, napaisip na gumawa ng account, then itry ko. Then ayun, okay naman so far until now. And ikaw, paan? Nalaman ko siya sa isang photographer from my province. Tapos, sabi niya, hey, Dane, ganyan. Try mo tong ganito. Sabi niya. Tapos, ano, hanggang sa siya na yung nag-manage sa akin muna. Before kasi, parang minimanage niya ako. Tapos, hanggang sa nag-design ako magsarili. Ganun. Doon na siya nag-start. Ano ka nagpo-photoshoot? Nagmo-model ka before? Parang gano'n. Ah, okay. So, more on like sexy shoot? Nung time na yun, tinry ko mag-sexy shoot. Pero before, puro clothing lang. Ah, okay. So, ano lang din. Mm-hmm. Tapos na-invite ka lang nung photographer and then siya yung nag-manage sa'yo. Oh. Nice, ang galing. Nakaka-believe pa rin na, alam mo yun, napakadami na palang mga alter adult content creator ngayon. Pero ikaw, anong pakiramdam na, alam mo yun, na marami kang followers sa Twitter? Yes. Sobrang dami. 68.4 followers. At talagang ano, sinusuportahan nila kayo sa ano, sa mga content. Nakita ko yung mga content niyo parehas. Sobrang ang sisipag niyo mag-post sa ano sa Twitter. As in, nakita ko yung content niya na parang yung may red ano, Halloween ba 'yun? Anong costume 'yun? Yung white bunny nga. Ah. So hindi ko pa siya nire-release, puro teaser pa lang. Ah, okay. Tapos ikaw din, may mga ganun ka rin. Nag-sell din kayo ng content sa Twitter directly? Sa Twitter, hindi. More on teasers lang. Mm. And then, sa Telegram na yung mga contents. So, puro Telegram yung ginagawa? Yung pag-anohan niya ng content? Mm. Tsaka G-Drive. Google Drive. G-Drive. Yes. So, parang ano siya, di ba? Pag G-Drive, kukunin niyo yung ano email address ng ano customer, tapos hindi ba siya ano safe, hindi siya parang safe ba siya? Safe siya kasi before Telegram yun ang mas ginagamit na ano sa Drive kasi mas may kapag sa computer ka gumamit mas na-encrypt siya through Drive, pero parang halos lahat hindi na ganun safe, ganun ka safe eh. Kasi alam mo na maraming nagli-leak. Nalaman din ba ng family mo na naggumagawa ka ng mga content? Actually, may idea na yung mom ko. Kasi isang beses, pinahiram ko siya ng phone. And then, nakalimutan kong i-delete yung mga kalat ko. Tapos nakita niya? Yung mga videos ko. And then, nakita niya, sabi niya, ano yung mga nandun sa phone? Sabi ko, ay, wala yun, ganyan, ganto. Siyempre, iniba ko yung usapan namin para hindi maitopic. Mm-mm. Pero, wala pa rin. Talagang hindi ka pa rin umamin hanggang ngayon? Ngayon, hindi ako sure eh. Pero, pero feeling mo parang mayroon na talaga? Meron na siya, oo. Even yung mga kapatid ko, alam nila. Alam. Pero hindi lang nila sinasabi sa akin directly. Pero sa loob, magkakasama kayo sa loob ng ano, ng bahay? Yes. Mm. And ikaw, Miss Dane, alam ng family mo, friends, mga ganyan, close friends? May close friends ako na nasa bihan. Pero kasi,
may kumalat akong video before, so hindi pa alam ng family ko yun. Mm-hmm. Iyon yung first content ko. Hanggang sa nagulat na lang ako na nakakwento ko na sa nanay ko. Like, nadulas ako. Paano? Parang like, sabi ko, pagod na ako, ganyan. May shoot pa ako bukas, ganyan. Sabi na nanay ko. Andun pala siya, so sabi ko, hala, parang binukin ko na sarili ko. Tapos mm-hmm. nun sa, hindi namin napag-usapan talaga na hindi talaga. Open. Kumbaga, parang nag-go with the flow na lang yung mom ko kasi nga, millennial din kasi. Ah, okay. So parang okay naman. Tanggap kayo. Oo, both. Okay ano naman. Yan. So si Ayo yung nag-refer sa akin sa'yo kasi sabi niya sa akin, ayan si Miss Dane Go yan sa ano podcast, sabi niya sa akin. Tapos nung nakita kita, ikaw yung una nag-chat sa akin na sabi mo sa akin, bet ko to. Mm-hmm. Ganyan yung chat mo sa akin. Anong una pumasok sa isip mo, bakit gusto mong mag-guest sa Quickie by Sharinami? Para siguro makapagbigay inspiration din sa ibang mga alter. Inspiration. And para siguro magbigay ng advice din. Kasi nga, syempre hindi naman ganun kadali ang pag-alter. Gaya ng alam nila, nakala nila, it's all about money. Pero kailangan, kasi kailangan mo din ng matinding mental health. Kailangan mo totoo. Din ng sobrang tibay na loob. Kasi kung mahina ka, hindi para sa'yo ang alter. So yun yung maa-advise mo sa kanila, kailangan matibay yung loob mo. Ikaw, Miss Audrey, anong maa-advise mo sa mga susunod sa yapak nyo? For me, tibay lang ng loob ang kailangan talaga para, ano ba? Ayun, hindi siya ganun kadali na kung papasukin nyo ang mundo ng alter. Hindi ganun kadali. Kailangan nyo magdoble ingat, maging aware sa paligid nyo. Hindi nyo alam yung mga, for example, yung mga nag-avail sa inyo, hindi nyo pala alam na kamag-anak nyo or what. Kaya, ayun, doble ingat lang talaga. Oo, isa yun yung parang, ano bang tawag doon? Yung pag nag-overthink ka, parang iisipin mo na baka yung nag-avail nito, kaklase ko dati. O yan, nag-avail nito, baka teacher ko pa dati. Yung mga ganun, kapitbahay namin. May ganun akong ano. Nangyari na ba sa inyo? Yeah, sa akin. We? Actually, nag-chat siya sa akin last year, way back October. Ooh. And then, sabi niya, parang familiar ka. Mm-hmm. Sabi ko, we ba? Sabi kong ganun. Then, binanggit niya yung real name ko. Oo, full name pa. Oo, full name. Mm. Tapos, binanggit niya kung saan ako nag-aral before. Ganyan, ganyan. Hanggang sa, binlock ko na lang siya. Hindi mo siya nareplyan? Hindi ko na siya nareplyan kasi natakot ako eh. Baka mamaya, ikalat niya. Mm-mm. Tapos, yung kaklase ko. Kaklase mo rin? Nag-message din sa akin. Mm-hmm. Bakit andito ka? Sabi ng ganun. Ano sinagot mo? Sabi ko, wala, andito ako, masaya ako eh. Mm-hmm. Dito ako nag-earn ng money. Mm-hmm. So, ayun. Tapos hanggang sa kinonfront niya ako nung nasa school na ikaw ba yun si ano? Sabi ko, oo. And I'm proud na after ako. Oo, hindi mo kinakahiya. Oo. Kasi mahirap pag i-deny mo. Pag nakilala kasi kayo, parang mahirap, di ba, kapag i-deny nyo. Yes. Mm-hmm. Pero ano kayo, di ba? Pag nagpo-post mo kayo ng mga teasers and photos, laging may takip yung mukha. Mm-hmm. So, yun yung definition ng alter. Tama ba ako? Alter is actually a second person of yeah. you. Mm-hmm. Na hindi mo, what I mean is, hindi mo siya nagagawa in real world. Kaya doon mo lang siya na-express yung sarili mo, yung freedom mo. Pero bago kayo pumasok sa alter community, aware na kayo about the alter community? Oh. Parang, ayun nga, binanggit nga sa akin yung guy, tapos hanggang sa tinaray ko na. Hindi ganyan dalawang isip? Siguro sa hirap ng pera.
Ah, dahil hindi din na. Talaga sa pera. Nag-iisip ako na what if malaman ng side ng dad and sa mom ko. Mm-hmm. Kasi yung dad ko is, hindi naman namin kailangan talaga ng pera. Kumbaga, lahat ng family ko abroad, ganyan. Mm-hmm. Tapos hanggang sa naisip ko na kailangan ko nang bumukod kasi nga 18 na ako. So nakabukod ka ngayon? Oo. Nagre-rent ka? Starting 18. Tapos ako din bumubuhay sa mom ko. Mom ko and sa lola ko, sa mga dogs and cats, ako lahat. Wow. So dalawang bahay, dalawang grocery, dalawang kuryente, pasan ko lahat. Dumating na ba sa point na ano, na pinagsisihan mo yung pagpasok sa alter community? For me, hindi pa ako dumadating hindi sa pa. Point na pinagsisihan ko. Mm-hmm. And, ayun lang. Kasi masaya ka sa ginagawa. Oh, ina-enjoy ko pa eh. Mm-hmm. Baka, maybe soon, I think. Kasi meron, actually, ako mag-plan na mag-work. Mag-what? Mag-trabaho. Ah, mag-work. Mm-hmm. So, ayun. So, iniisip ko pa. Undecided pop till now. Oo, tsaka bata ka pa. Bata pa kayo. No? Sobrang, ano, at least hindi kayo minor. Yun yung importante doon. Kasi, di ba, aware naman kayo na maraming minor sa sa alter community. May mga, may mga kakilala ba kayo ng mga minor? Wala naman. Wala naman. Sa awa ng Diyos, wala naman. Kasi ako, kung may kakilala akong minor, hindi ko ito tolerate. Yung mga ganong ginagawa nila. Kasi syempre, parang sabihin na natin pag pumasok ka sa industry na to, parang kakasabi nyo nga lang na hindi madali. Kahit sabihin natin na ang utak ng mga tao, yung mindset nila dito is easy money, di ba? Mm-hmm. Pero syempre, yung paggawa pa lang ng content, di ba, hindi ganon kadali. Hindi ganon siya kadali. Di ba? Sobrang ano na tayo, seryoso na lang usapan. Pero Miss Dane, nakita ko na, ano, meron ka rin Telegram. Ano yun eh, akinlik ko kanina. Parang meron kang Telegram, ano, na doon mo, yung channel ba tawag doon? Na doon ka nagpo-promote ng mga, ano mo, mga videos, gano'n, na binibenta. Naranasan mo na rin bang ma-scam? Na-scam ako before, about sa paid date. What? Paid date. Paid so, date. Kumayag ako mag-paid date kasi nga, I mean, parang sobrang pagod ko nun, kailangan ko ng kausap. Ano yung parang date lang kayo? Magko-coffee, kakain, ganun. Tapos babayaran ka. Pinapunta ko siya sa hotel, sa Victoria Court yun. So, pero hotel, oo, tinatamad na kasi ako lumabas. Ah, okay. Pero all wholesome. Ang nangyari is, hanggang sa, napilit niya ako mag-smoke, ganyan, for the first time. Ooh. Then, hanggang sa nauwi niya sa sex. Pero hindi, I mean, walang permission ko. Tapos hindi siya nagbayad after. Yung sa paid, ano, date? Oo, kahit sa pareho, hindi siya nagbayad. Ouch! So, ang ginawa ko, binla ko na lang siya, tapos sabi ko, parang nakatroma na mag-paid date, ganyan. Mm-hmm. So, kaya yun, sobrang kinakabahan ako when it comes to date, kasi hindi ko naman alam yung intentions ng tao, di ba? Mm. Nung try mo na rin mascam, mga ganun? Sa booking. Parang... I do bookings. And... Hindi na nababayaran, ganun? Fake booking. Ah, mga fake naman. Mm-hmm. Papapuntahin nila ako sa... sa lugar. Sa hotel, oh. For example. Then, sasabihin yung room number. And then, pag tinanong mo sa front desk, wala. Tapos sasabihin mo yung room number, tapos sabihin sa'yo, ma'am, wala pong naka-check-in. Naka-check-in, mhm. Tapos, ayun, hanggang sa, bablock na lang ako. Pero hindi naman siya nangyayari sa'yo ng maraming beses. Kasi, syempre, sa una pa lang, ano, natuto ka na. Hindi naman. Sobrang, ang saklap nun, kasi, naranasan ko na rin yun before. Yung mga ganyang, mga situation. Mm-hmm. Yung parang, hindi kasi siputin. Mhm. Kaya, parang hassle, no? Parang feeling kasi nila sa mga nag-booking, parang, ano, parang easy girl lang, na walang ginagawa sa buhay, kundi makipagkantutan lang, parang gano'n, di ba? Kasi pa nga nila, minsan yung rush, talagang... Sobra. Yung gagalgalin ka nila, na gantong oras. Ayun, ako, sabi ko, ayoko ng, ano, ayoko ng... Nararush ako.
Yun na yung ano mo, parang worst ano mo experience sa booking. Oh, yun pa lang naman so far. Wala pa namang mga ano gago, ganun, nagbabayad ng mga peking pera. Wala naman. O kaya kulang na bayad. Wala pa naman yung nararamdaman. So buti naman sa awa ng Diyos. No? Kasi marami akong naririnig na ninanakawan pa. Yung mga client nila, binubudol sila, mga ganun. Tapos peking pera, tapos meron akong narinig na story na yung binayad sa kanya, na karolyo. Mm-hmm. So parang, yung iba kasing babae, parang nahihiya magbilang sa harapan ng client, mm-hmm. diba? So ang ginawa doon, kinuha lang niya. Tapos yung time na mag-grocery daw siya, 1,000 lang yung na-receive niya, tapos the rest, puro papel. Ganun yung nangyari. Sobrang sad. Buti naman at wala kayong naranasan na worse. Ikaw, nasabi mo sa akin na nagbubuking ka, right? Hmm. Wala naman so far kasi ako, ngayon na, maingat kinakapalang ko ng mukha ko. So, yun natin to the point na bibilangin ko talaga sa harap ngayon bago pa kayo walis. Kasi nga, I mean, malaking pera kasi kahit sabihin mong, ano lang, 1 to 2 hours, 8,000 is a big money na. So, yun, binibilang ko talaga kasi, syempre, iniisip ko magbayad ako ng bahay, ganyan, yung expenses ko. Pero nakakapag-ipon naman kayo. Oo. Oh, no. Yun yung importante doon. Kasi alam mo yun, parang ang dami kong na-meet na mga walkers. Marami akong na-meet na mga adult content creators na lubog sa utang. Tapos yung iba pinang the drugs. Yung iba pinang susugal. Ang dami ko nang na-meet sa ilang taong kong pagtatrabaho sa ganyan. So, sabi ko nga sa mga katulad yung edad, mag-ipon kayo ng mag-ipon hanggat malakas kayo. Yun yung ano dun, mapapayo ko sa inyo. Pero ano, aware din kayo na kailangan, pag ikaw nag sa booking, di ba, kailangan, ano ka, malinis, nagpapatest kayo ng HIV, ganun. Oo. Naggaganon ba kayo? Siguro every month or every 3 months. Depende every kung may mga nag-request na client. Mm-hmm. Ganun. Minsan kahit kakapatest ko lang, o sige may nag-request, punta agad ako ng hash, ganyan. Tapos, syempre, lagi protection. Pero, condom. Nag-offer kasi ako ng raw. So, parang hassle din. Ang wide niya ate, no? Yeah. Nag-offer siya ng raw. Bakit? Anong, ano ba? Ano, ayaw mo ng condom? Hindi. Nag-request, hindi sila sanay, ganun. Tapos yung iba, mga first-timer sa sex talaga. So, parang, okay. Tutuluan ko sila ganyan. Pero, kailangan kasi, both tested kami and all, like STI, HPV, HIV, lahat. Lahat talaga, as in, para safe talaga. Grabe, so, ano pala, ang wild yung ate pala. Parang ang hinhin niya, di ba? Pag nakita niyo siya sa camera, parang ang hinhin niya. Mukha nga daw anghel, sabi nila. May kamukha ka, isang nagtitiktok na ano, masayo na yung kamukha mo, na doktor. Sobrang ano, ikaw din, nagpapatest ka rin. Yeah. Hindi naman kasi ako totally sexually active. Mm. Yung mga pinapost ko na teasers, mga ano na yun, mga parang old na lang. Mm-hmm. Parang i-edit ko na lang, ganun. So, nagpapatest naman ako every 3 months. Pero kasi diba, sobrang importante ng, ng magpatest then, talaga. Ayun, condom is a must. Siyempre. Mm-hmm. May favorite ano ba kayo na condom? Like yung, di ba may iba-ibang ano yan? May thin, may... Yung may mga ganun pa. Mm-hmm. Ultra thin lang. Oo, yung mga ultra thin. Ako Okamoto, yung mga ganun, 0.001, 0.003. Di ba may dotted yung sa akin. Yung dotted, mm-hmm. na... Premier yata yun or Jurex, no? Yung Premier dotted. Yata, I think. Kasi ang dotted daw, di ba parang ano, bulitas? Yun yata yun. Hindi, maliit lang siya. Ah, okay. Parang tuldok-tuldok lang siya doon sa condo. Kasi hindi pa rin ako aware kung ano yung bulitas. Alam niyo ba yung bulitas? Oh. Ano yung tsura nun? May yung ano siya. May parang siyang bilog sa loob ng dick. Kasi yung kakulog ko ngayon, si Liam, is may bulitas. So, pag na-try mo, sobrang sarap niya. Ay, iba yung feeling? Alam mo ba, hindi ako nagka-cum talaga. Pero siya yung unang lalaki na kapagpa-cum sa akin. Dahil sa bulitas? Oo. Until now, hanggang ngayon, natutunan ako sa sarili ko nang mag-cum na and squirt. Kasi before, sobrang hirap. Hindi ko kaya. Ooh, ang wild talaga ni ate. Word of the day talaga, ang wild talaga ni ate.
Pero yung pala yung Bulitas, akala ko yung parang katulad siya ng kaya nag-create yung mga ano, condom ano manufacturer kaya yung mga ganun dati. Akala ko ganun siya. Yung pala yun, akala ko ano, pero meron kayong ano, prefer ano flavor ganun. Ako, strawberry. Strawberry talaga. Kasi ano? Favorite ko yung strawberry eh. Kaya strawberry. Natry mo na rin parang mag-blowjob with condom? Actually, bago ko i-blowjob yung guy, nilalagay ko na yung condom sa bibig. Ah, condom talaga. Ikaw din? Hindi. Raw talaga. Hindi, I mean... Hindi, tsaka yung hindi, ano, pinaka... Lubricant niya. Ano. Ma-arte kasi ako eh. I mean, ayoko nang may malansa, ayoko nang may mabaho. Mm-hmm. Kailangan, ano, kailangan talaga, gusto malinis. Ko kasi malinis yung client ko as well as ako din, di ba? Mm-hmm. So, dapat both kami. Siyempre, kapag unhygienic naman yung taong ka-sex mo, parang... Mat-turn off ka. Mat-turn off ka, tsaka parang nahihirapan ka. Like, baka ganito. Meron na ba kayo na-encounter na bad hygiene sa mga clients mo? Sa akin? Meron na. Once lang naman. Once lang? Mm-hmm. Sinabi mo sa kanya? Hindi, ayoko ma-off siya eh. Ma-off? Ba't ko sasabihin? Hindi, after di ano? Siyempre after, sabi, di ba? Hindi mo pa rin sinabi. Hindi ka sinabi. Pero, ayun lang. Na-turn off agad ako doon. Kasi, Diyos ko, hygiene. Hygiene na yung parang ano, di ba, sa baba, parang hindi nagpapalit ng... Or kahit pinag-shower mo siya, ano pa rin? Hindi naman totally sa baba. Sa ano talaga? Amoy talaga niya? Ayaw niya spill. Ayaw niya spill yun. Huwag na, sige. Pero ikaw rin, meron ka rin na-experience sa ganun. Wala, so far lahat sila mababang ko. Kasi diba, ang ano kasi, pag ikaw sa booking, kailangan diba na siya shower? Mm-hmm. Ako again. Kasi, pagkapunta ko, kakaligo ko lang, tapos, ligo ako ulit. Maliligo ka ulit. Tapos, sobrang dami ko sigurang pampaarte sa katawan, sa kilikili, sa katawan. Mm-hmm. Kompleto. Tapos, ang pang-wash ko, dalawa pa. Mm-hmm. Isang gynae po, tapos cake pie, syempre. Ah, yung... Ah, okay. Yung may flavor na feminine wash yun. Nakita ko yun sa TikTok. Pati, syempre, para masayahan yung guy. Ano? Masayahan. Masayahan. Masarapan. Masarapan yung kain. Mm-hmm. Ang guay talaga niya. Ang kulit. Pero ano, may tanong ako sa inyo. Do you support, like, contraceptive pills? Nagtitake ba kayo ng mga ganon? Ako, ngayon, hindi muna ako nagtitake kasi sobrang hindi naman ako lagi active ngayon. Mm-hmm. Kasi may pasok din ako sa umaga. Pero, ayun, kasi irregular talaga yung mens ko. So, hindi ko naman siguro kailangan din. So, hindi mo rin siya kailangan sa, hindi mo siya mm-hmm. kailangan sa paggagawa ng content? Then, hindi. Kasi wala kang mga cream pie videos? Wala. Wala rin. Wala so, pa. Puro putok saan? Sa dibdib, sa may labas, tapos sa ganito. Pero ayun, basta ma-arte nga ako. Hindi mo pa na-try yung sa bibig? Sa mukha na-try ko na. Na-try mo na? Tapos pag-uwi ko, may sore eyes na. Ay, natamaan ka sa mata. Na-shoot yun sa mata. Sobrang sakit kasi yun sa mata, diba? Pag napasok sa mata, sobrang sakit. Ikaw ay, ano ka? Ako? Ano favorite ano mo? Come in mouth, come on body, or ano? Sa cream pie, mouth and face. Face tsaka mouth din. Mm-hmm. Do you spit or swallow? Both. Ikaw pero din? Pero minsan kasi spit eh. More usually spit. Kasi? Wala lang. Parang hindi ko trip. Pag minsan kasi mai-spit mo kapag sobrang punong-puno sa bibig nung ano no. Oo, lalo na pag dinip throat. Nung paglalabasan na siya, kunwari magka-cum na siya. Deep throat? Mm-mm. Siyempre may possibilities na malulunok mo yung cum. Mm-mm. So, na-try mo na ba yung cum and swallow? Isang beses pa lang. Cum in pero mouth. More on speed kasi ako. Gusto ko kasi slowly pag ano, pag-DJ ko. So, nung na-try ko yung cum in mouth, hindi ko bet yung lasa. Kaya after nun, hindi lasa ko na kaya. Ano? Oo. Lasa ano sa'yo? Ang pait kasi nag-inom kami nun eh. Ah. So sabi ko, ala, ganito pala yung lasa. Parang ayoko na. Di ba sabi nila kapag sa mga clients, sinasabi na kailangan uminom ka ng pineapple bago tayo mag-meet ganun. Hindi nyo ba sila sinasabi ng ganun? Parang hindi naman totoo yun. Di ba totoo yun? Parang hindi naman totoo. Di ba totoo yun? Totoo daw.
patry daw. Charot lang. Hindi, parang ganun yung sinasabi nila na kailangan painumin mo ng pineapple juice para kapag gusto mo yung ano, blowjob din tapos come in mouth. Ano daw yun? Masarap daw. Natry ko na siya pero ako lang yung tinikman niya. Parang hindi ko nalasahan sa kanya yung pineapple. Pero sabi niya, lasang-lasa daw sa akin. Ah, ganun din ba sa babae? Oo, kasi sabi ko, ba't may pineapple? First time ko lang pumigana niya. So, sabi niya, para daw matamis, gano'n. Ooh. Tapos may partner pa yun, yung snow bear ba yun? Ay, yung snow bear naman, ano yun? Na-try mo na siya, yung parang snow bear, ano? Oo, pag i-BJ yung guy. Pag i-blowjob yung guy. Kasi parang nagbibigay siya ng extra sensation. Ah, malamig yung pagsubo may cooling mo. May ano siya, cooling effect, gano'n. Try ko kayo mamaya. Hindi ko pa kasi, marami nagre-request sa akin mga content. Try mo naman yung parang, ano, may snow bear, gano, o kaya may candy. Eh kasi mamaya, kasi pag blowjob ko, baka malunok ko lang yung candy. Parang ang, di ba, ang pangit, ano, ang pangit tignan. Malunok. Oo, tigok ka talaga pagtapos sinunog. Parang huling, ano mo, na heaven talaga punta mo. Ano, meron kayong inaay na mga porn star ganun, may ginagayahan ba kayo? Or may favorite porn star ka ba? Para sa akin, wala. Hindi ka nanood ng porn? Nanood ako ng porn, pero iba kasi yung preference ko pag nanood ako ng porn. More on, G2G. Ooh, natry mo na ba yung threesome? Two girls? Or... Yes, oo. Oo, natry ko na. Ganun lagi yung ina-offer ko sa mga clients. Puro ano, dalawang babae tapos... Two girls. Tapos yung... Tapos sa two guys naman, once ko palang natry. How was it? Okay naman, sobrang ano, nakaka-awaken. Hindi ko pa siya natry, promise, yung dalawang lalaki. Try mo, pero ang hirap kasi ulitin. Kasi, I mean, like, parang ang hirap kasi dalawa sila. Ganun yung lagi ko naiisip. Pero kung two girls kami, parang mas okay masaya, sa akin. No? Mas masaya sa feeling pag para lang kayo naglalaro, ganun. Mm-hmm. Tapos para kayo nag-aagawa ng tite, parang ganun. Hindi, akin na ako nasusubo, parang ganun. Ako na next. Tapos, pero ano naman, parang, ano naman, oh, ikaw muna sa ulo, tapos ako sa itlog, yung mga ganun. Mm-hmm. Minsan dyan. Nakakasabay pa nga, parang, so ako sa itlog, siya sa pinakatite, tapos nagdikit pa yung mukha na. So nagtatawa niya. Ay, alam mo yun. Buti hindi nailag yung client sa inyo. Hindi naman. Tawa din siya eh. Tawa din siya. Ikaw, natry mo na yung threesome? Yes. Maraming beses na din. Oo. Dalawa kaming girl, tapos isang guy. Actually, meron din kaming content, dalawa kami. Ooh, taray. Nag-kiss na kayo? Ay, no. Nag-curious. Hindi kasi pag ganun, di ba? Minsan, ano? Uh-huh. Ay, hindi pa. Hindi so, pa. Paano yun? Paano yung setup nun? Kung ano. Tapos sinasabunutan ako. Hindi, paano yung setup nun kapag ano, dalawa kayo? Yung sinabi niya nga, yun, sa pag-blowjob namin. Yun nga. Pero walang parang ano, sa mga threesome nyo, hindi, walang G2G ano, act? Wala. Meron na, hawakan lang ng suso, ganun lang. Sa akin kasi, pag kasi friend ko, parang ano, naiilang ako. Ganon. Parang anytime soon, magtatawanan na kayo na magtatawanan. Parang ano lang siya, serving na client lang talaga. Pero gusto ko maulit yung G2G ko last year sa friend ko. Butis na kasi siya ngayon. Mm-hmm. So, parang gusto ko maulit in another... Parang ano, hinahanap-hanap mo. Oo, kasi tuwing, I mean, syempre, pag nagsaset-pleasure ako, parang yun yung lagi ko pinapanood. Wow. Oo. Niling. Parang... Gusto ko ulit siya matry. Pag nag-masturbate ka? Gano'n ka kadalas mag-masturbate? Maximum up to lang kasi sobrang tagal ko din labasan. Matagal ka labasan? Oo. Saklit or finger sa loob? Saklit talaga. Pero hindi ako marunong kasi mag-finger eh. Naniniwala ka ba? Parang karamihan kasi ng mga ano kasi saklit. Ang ano la ang master. Ah, kahit ako rin naman eh saklit ang gusto ko. Parang ayoko yung ginaganon sa loob. Ayoko din. Ayoko nang ginagalgal. Oo. Like parang sakit nga. Parang lalo na pag mahaba yung kuko. Eh oo. Sakit. Parang mas masarap pa talaga makipag-sex kaysa sa ano, sa finger, diba? Tsaka mas na awad ko for me, mas na-enjoy ko 'yon kapag ako lang. Yung magma-masturbate ng... Oo. Eh, ganun yung nasa isip ko before eh. Parang hindi ko naman kailangan ng lalaki. Pero syempre, hahanap-hanap mo pa rin. Syempre. Diba? Pero gumagamit kayo ng sex toys. Oo. Anong sex toys ang madalas mag-inagamit? Dildo.
Tsaka vibrator. Vibrator, no. Anong type ng vibrator? Yung bunny or yung ano? Yung parang mic. Ah, yung parang pang-massage. Oo, yung pang-massage siya, yung mahabang gano'n. Ikaw din, meron ka rin mga sex toys. Oo, gano'n din sa akin. Tapos may parang pang-dolphin. Meron dildo na parang titi na tumatangat-angat. Ah, yung battery-operated? Oo. Yung pini... Battery yata siya, pinipindot lang na gano'n. Ah, pinipindot lang. Nakatry ko nga lang kagabi eh. Ay, taray. Ano ba? Kaya pala fresh. Kaya pala fresh ka kasi kasi ganun daw, di ba, kapag after mo mag-masturbate or kaya nakipag-sex, parang ang fresh daw ng kaya pala ang haggard ko ngayon. Kaya ka sa'yo, kailangan mo na. Kasi may, ano, kasi ako, may dalaw, kaya hindi ako, ano. Pero alam, eto ha, share ko lang sa inyo, kapag minsan may, ano, ako, period, na nag-masturbate din ako. Natry nyo na ba yun? Oo. Natry mo na? Di ba iba yung feeling? Oo, mas masarap siya eh. Kahit sabihin na may dugo-dugo. Siya pwede mo lang papasok sa ano mo, hindi naman. Itatapat mo lang naman. Mas nagiinit ka kasi kapag red days mo eh. Mas naglilibog ka kaysa sa mga normal days. Oo, totoo daw yun. Natry mo na rin ba makipag-sex ng may period? Oo, pero naka-condom kasi. Naka-condom? Naka-condom kami. Kasi parang nabasa ko somewhere na parang nagkaka-indicate siya ng sakit. Oo, oh, kasi madumi yun. Kasi ano yun. Anong sex fantasy mo? BDSM. Ah, bagay sa kanya yung ano. Kaya pala nakaganan siya. Mm-hmm. BDSM, like ropes, yung mga... Bondage, yeah. Ah, ang wild. Parang di ba siya masakit for you? Hindi. Pleasure talaga. Pain with pleasure talaga ang BDSM. Yes. And ikaw, ano yung sex fantasy mo? Siguro ang gusto kong matry, yung parang, ayun nga, yung may mga nanonood sa akin. Which is na-try ko na once. Yun talaga yung pinaka-fantasy ko na yung papanoodin lang nila ako. Pero hindi nila ako pwede hawakan. Harap-harapan. Oo, gusto ko yun yung, gusto ko yung, gustong-gusto nila ako tikman, pero hindi nila magawa kasi nga. Nag-play ka or with partner? With partner. Ay, ang wild talaga ni ate. Grabe. Gusto mo rin ba yung maganon? Parang actually, hindi ko ma-imagine. Naranasan ko rin yun. Kami dalawa. Dalawa rin kami nun. Pinanood kayo? Tapos hindi, pero hindi kayo nahawakan? Hindi kami hinawakan. Wow, ang wild. Tapos nag-switch pa kami ng partner. Ilan yung nanood sa inyo that time? Ito. Wow! Yeah. Di, ano sila? Hindi ko ma-imagine. Parang nagma-masturbate sila sa harap. No, nanonood lang sila. Nakapalibot lang sila. Lahat sila professional. Wow, may mga magagandang work. Hindi kayo na ilang that time? May ilang, nung una. Tapos, kinonvince pa kami na kung okay lang, 10 yung manonood. Sabi nga, hindi. Binawasan namin yon. Ang akala lang kasi namin is threesome. And then, sinabi nung andun na kami sa hotel na marami silang manonood. Kami, nagulat kami. Like, na-shock talaga kami. Na hindi namin nakalain na ganun karami. Pero success naman. Success naman. After noon, nag-Starbucks pa kami. Ganyan, sabi ko, utang ay natin. Ano ito? Ano gano'n siya? Ano? Siya tumagal yung ano, saglit panunod sa inyo. Saglit lang. Hanggang labasan yung guy. Oo. Yung mas matagal pa yung nag-inarte kami kasi alam naman sa pinag-usapan yun. Mali talaga yun nila. Is this paid? Yes. Ah, 25K. Ah, okay. So, ang galing. Parang hindi ko rin ma-imagine yung sarili ko mapanood. Pero nasa ano yan, nasa bucket list ko rin yan. Yung panood. Pero isa sa bucket list ko rin talaga, G2G. Sa content ha. Pero may mga content na rin na kayo na ganun. May, wala pa ako eh. Pero more on booking talaga. More on book ako ngayon. So, ito, may binigay ako sa inyo na never, and then, ito yung segment na never have I ever. Parang aware naman kayo dun, di ba? Yung sa mga vlogger, mga ganun. So, gagayahin natin siya. Pero yung mga tanong, syempre, puro ano, pang wild talaga. Okay. As in yung, so never, kapag hindi nyo pa na-try, and I have, kapag na-try nyo o na-experience nyo. Sa ano, kayo mag... Okay, never have I ever public sex.
Ay, talaga? Saan yan? Ikaw, Miss Ling? Sa far exit ng isang condo. Ikaw? Ako? Cemetery. Ay, parang yung ano, yung... talaga? Saan banda doon? Saan banda? Ay, minsan banda sa cemeteryo? Sa mismong pinaka, ano nila? Lapida. Hindi. Sa ibang lapida naman, hindi naman sa kamag-anak nyo. Hindi naman. Naman. Na-curious ako, paano siya nangyari? Pa, ano, pa, short story mo sa akin. Ano yun eh, parang yung pinaka, yung puntod oo. Ng family niya. Oo. Parang bahay yung style eh. Ah, yung may, ano, may harang so, naman. So, doon kami sa taas, doon kami sa pinakamat. Wala nakakita sa inyo nun? Wala naman. Ako natatakot ako kasi sobrang dilim. Tapos baka mamaya bigla akong makakita ng something scary. Groovy. Kaya ngayon. Okay, next. Never have I ever kissed a girl. Ayan. Hindi ko naaanahin. Next. Never have I ever nagkaroon ng FUBU. Parang lahat ba, ano ba tayo? Parang lahat tayo dumadaan sa phase ng buhay natin na meron talagang FUBU, no? Masarap, di ba? Totoo. Lalo na kung yung naging FUBU kasi is lahat sa kanya malaki. Ay, mahilig ka sa malaki. Oo. Ikaw? Sa akin naman, di ko naman, size doesn't matter as long as yung performance pasok. A performance yes. Sa'yo. Okay, next. Never have I ever nakipag one night stand. Never ka pa? Wow. Ano ba bukod ano sa booking ah? Oo, bukod doon syempre. Ano, kasi ang gusto ko before, ang nasa isip ko lagi, once na may mangyari sa atin, gusto ko ikaw lang yung lagi kong makaka-sex, ganun. Mabilis ka ba ma-attach? Sabihin natin mga ilang months. Oo. Pero napipigilan ko naman yung sarili ko. Kasi nga, kahit nagbabar ako, hindi ako nakikipag one night stand din. Kung kahit ikis kita sa bar, hanggang dun lang yun. Hindi na lalagpas. Ikaw na try muna siya. Yes. Ilang beses niyan? At saan? Naman. At saan? Sa bar. Parang siyempre pag lasing-lasing, di ba? Yun, hindi pa siya totally lasing. Nagkahayaan kayo agad? Hindi. Pinuntahan niya ako sa table namin. Mm-hmm. And then, nagtanong siya ng personal details, mga ganon. And then, he asked me na lumabas kasi yung maingay daw. Sabi ko, okay, fine. Ganyan, ganyan. Tapos hanggang doon, kinis niya ako. And then, inaya niya na ako, if okay lang. Mm-hmm. Sabi ko, after nun, ano na, wala na kayong communication? Kasi ganun ang meron. Meron pa rin kami naging communication. Mm-hmm. And then, sabi ko, babalik na ako dun sa mga friends ko. So, bumalik pa kayo ng club? After? Hindi na kasi nakatulog kami parehas. Nakatulog na kayo. Okay, next. Never have I ever nagkagusto sa gay or bisexual. Ano yan? Gay or bi? Bi. Ikaw? More on, ang mga nakakalandian ko kasi is before mga bi. Alam ng mga friends ko yan, sinasabi ko na, kaya ko to. Ang tawag nga nila sa akin, ano, girl na nagpapa-straight ng mga bi. Kasi, parang may mga nakaka-interact ako na bi, tapos nilalandi nila ako. Siyempre, hindi ko na makasalanan yun, di ba? Ikaw din. Parang, kaya kasi may bad, okay. Ano ako dito sa, ano eh. Pero marami na rin akong, may naging jowa pa nga akong, ano eh, gay. Kaya, pero ang hirap kasi, nakaka-ano siya, broken heart. Kapag gay. Kasi sa straight. Yes. Okay, next. Never have I ever nagpasok ng talong o pipino sa pusi. Ay, never ka pa. Virgin. Ikaw. Talong. Anong ano yung malaki o yung tama lang? Yung tama lang. Tama lang din yung taba. Kala ko yung ganyan lang. Hindi. Okay, next. Never have I ever nag-send ng nude sa tropang lalaki. Lang. I have. As in tropa? Tropa talaga, yung mga friends ko. Parang normalan na sa akin yun. Kasi syempre nakikita nila yung katawan ko ganyan.
As in, kung ano natawag ako sa kanila. Beh, tapos nga ganyan-ganyan na ako kasi. So, pag may mga times na, ayun yung malalaman nila yung mga times na malungkot ako. Kasi, lagi ako nanguulol. Mobile pala ni ate. Okay, next. And last. Never have I ever nagka-sugar daddy. Never? Never. Why? Ewan ko. Hindi mo siya bet? Bet naman at some point, pero sadyang wala lang siguro. Sad. Mm-hmm. Pero, carry lang. Baka malay mo. Sa mga manonood. Baka naman maging sugar po. Baby ka bigla. Ikaw, marami ka na. For sure naman. Ano kasi, isa online lang. Tapos, ito online, yung pinaka... Ito yung pinaka tumaga sa akin sa Twitter. Pero kasi ang pagkakaroon ng sugar daddy, parang minsan, nakakabwisit din minsan eh. Oo. Di ba? Parang iba kasi dyan, may asawa. De, diba? Yun naman kasi, yung guy, parang hindi sugar daddy ang nangyari. Pero yun dapat. Parang nanligaw siya and everything. Mm-hmm. Tapos ako, may delayed ako na ibang guy. Siyempre, ako, probinsyana ako, tapos kakapunta ako ng syudad. So, gimmick ako dito, gimmick ako doon. Mm-hmm. Nakikipaghalikan ako. Mm-hmm. Tapos yun, hanggang binibigyan niya ako ng mga iPhone, ganyan. Sinumbong ako ng friend ko, ganyan. Parang ang sakit lang kasi, I mean, at some kind na ginusto ko yung guy, pero hindi ko naman siya ganun na minahal. Ang galing. Last question, what's your favorite position? Cowgirl. Ah, cowgirl. Yung nakaharap sa guy. Mm-hmm. And ikaw, what's your favorite position? Ano, yung nakahiga, tapos naka-side, naka-ganan sa guy. Anong tawag? Ano, spooning spoon? Ba yun? Oo, spooning yata. Spoon. Yun. Tapos may vibrator ako nakaipit sa ganan ko. Para, dun ako mas nagka-com talaga eh. Iba yung ano mo, no? Yung G-spot mo malalim ng sobra. Grabe. So, ayun lang. ang dami ko ng sobrang wide niya. Parang ang pagdirigna mo kasi siya, parang kala mo yung parang Birheng Maria, ganyan. Tapos ang dami niyang mga kwentong sobrang wild and hindi mo in-expect sa itsura niya. At ikaw yun. Din, parang ang klase mo tingnan tapos mga ano pala. Kalob kasi kami. Mga nagsasabay pala sa kama din. So yes. Ayun na, thank you very much Miss Dane and Miss Audrey. Ayun, so maraming salamat at naging guest mo kayo dito sa Quickie by Sharinabi at nag-share kayo ng experiences nyo sa pagiging alter and of course sa business. Yeah. So ayun lang, if may gusto kayong i-promote, ikaw muna Miss Dane, social media accounts mo. Dito sa Follow niyo ako sa Twitter at AlterDane8 and kindly subscribe to my Is My Girl account. Makikita niyo yun sa bio ko. Yun lang. Ayan guys, follow me to my Twitter account, AudreyLicious. And yan, for inquiries, message me on Telegram. Audrey is yours. Audrey is yours. Ang bet. So, ayun, maraming salamat ulit, Miss Dane, and ano, nag-enjoy ba kayo? Oh, yeah, so far. Sobra. Ako rin, nag-enjoy din ako sa mga kwento niyo. Kaso, so, nabitin pa nga eh. May mga something anong... pa ako ilalabas sana. Kaso, ayun, maybe siguro sa susunod. Siguro sa susunod, isa-isa ko kayong ano, i-hot seat. So, ayun lang, maraming salamat sa lahat ng mga nanood itong episode ko with Miss Dane and Miss Audrey. And sana suportahan nyo ang Cream Pie Entertainment sa Facebook, Twitter, TikTok, and YouTube namin. So, ayun lang, subscribe lang kayo, follow lang kayo. And huwag nyo kakalimutan, subaybayan yung mga susunod na episode. Kasi malay nyo, nandito na yung favorite alter content creator nyo, adult model, Pornhub model, at kung sino-sino pang mga influencers sa Pilipinas. And malay nyo sa international. So, ayun lang, hanggang sa muli. Thank you pa siya rin nami. Bye-bye! Bye! Huh?